Sa pumili ng Ewa's card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng taong ito sa pagtatrabaho para sa masama. I feel na lagi silang minamalas at madalas silang mawala ng trabaho. I feel na kung sino man ito na sense ko na siya ay mangkukulam. Kung magkatrabaho man sila, wala silang matinong trabaho. At I feel na mauuhaw sila sa pag-ibig. Na-sense ko rin na sa ngayon ay kinakarma siya. Clarify natin yung cards. I feel na itong tao na to, mapipilitan siyang maging prostitute yung iba sa kanila. Another dimension to me. Na-sense ko rin third party situation. So, kaya pala sila uhaw sa pag-ibig. Kasi, yun nga baka lagi rin sila minamala sa pag-ibig. Okay? I feel na kung sino man ito siya ay introvert sa ngayon. I feel na may naninira rin sa kanyang reputasyon. So, we have this one here, okay? So, yun nga na-receive na nila yung kanilang karma. Ito ibig sabihin nun. So, yung kanyang karma ay magiging alone siya. At malulungkot, maybe ito yung tao na, yun nga, minahal mo. Okay? At tapos, I really feel with the profession, siguro nakakilala kayo dahil sa work. To be honest, saka talagang parang power couple kayo. Pero siguro binaliwala niya yun. Kaya yun nga, hindi mo na siya gusto. Kasi look at that, you're protecting yourself from this person. So, yung masaklap na ito guys, sayang kasi pinakawalan ka niya. Hindi niya na-realize na isa kang blessing sa kanyang buhay. Okay? So, yung kanyang karma, definitely ayaw mo na sa kanya. Blinak mo na siya. As you can see, kasi binaliwala ka niya. So, yung isa sa kanyang, I feel na kaya niya itong ginawa. Kasi maybe he or she is confident na makakatagpo siya ng tao. Napapakasalan niya someday at magkakaroon sila neto pero hindi ikaw yung nasa picture. Pero ito yung nangyari, okay? So, yung mangyayari to guys, hindi sa kanya. At I feel na may ako kasi hindi mo akalain na meron pang tao na magmamahal sa'yo at magkakaroon kayo ng baby. So, pero parte ito ng good karma mo, honestly. So, I feel na para mabus uli yung confidence mo kasi maybe dahil nga nasaktan niya yung damdamin mo, baka yung iba sa inyo, nasaktan din yung self-confidence kasi baka, you know, pumahaba dahil nga umalis siya sa yung buhay or baka yung ginawa niya, yung piniling niya na after mo is maganda tapos na insecure ka, di ba? Lesson that we have is this one. So, anyway, isa rin sa kanyang karma. Marirealize niya to na sinayang niya yung iyong relasyon. Madalas kanya maalala sa tuwing mag-isa na lang siya at nag-relax, okay? I feel na maiiyak siya. To be honest with you, parang na-sense ko hindi pa rin siya nagbabago. Ganun pa rin siya, guys, okay? So, siguro kaya kanya nami-miss kasi wala siyang mahanap na tao na authentic at saka tao na loyal at mapagmahal. Eh, so, ito yung kanyang sinayang, yung pagmamahalan nyo, which is, you know, sad. So, tignan natin kung ano pang meron. So, we have this one, me.
We also have to hurry in easier ways. So, itong taon na to, guys, okay, kung sakaling pinagpalit ka niya sa ibang tao, makatapos siya ng tao na pala sarili lang niya yung iniisip niya. Wala doon yung pagmamahal na gusto niya na kagaya ng pinadama mo sa kanya na talagang inalagaan mo siya. At itong taon na to na kanyang naging kadate, okay, yung malungkot ay demanding itong taong to at madalas nagmamadali, pinagmamadali siya. Napaka-toxic, okay? So, with the bridge being here in reverse, ibig sabihin na nun, hindi ka na niya mababalikan. Isa yun sa kanyang karma. Kasi nga sinayang niya yung pagkakataon na meron kayo. Kasi na we have yun nga, ayaw mo na. But it's really up to you if you will say yes or no to this person. Lesson that we have is compass. We also have this one here. So, isa rin sa kanyang karma. Actually, gagamitin na siya ng kanyang tao with regards siguro sa pera. Isa yun sa karma. And we also have yun nga. Magbe-break sila sa huli. So, kaya yung karma niya, siya na lang mag-isa. Okay, yun yun. So, tinan pa natin kung ano pang meron dito. I feel na lagi siyang minamalas talaga. Nasas ko talaga, guys, mong kukulam talaga siya yung energy, okay? Baka naman yung ginagawa niya dito is ginayuma ka niya siguro. Pero hindi ka na niya makuha. I feel na lagi siyang iiyak. Baka ganyan yung ginawa niya sa inyo, guys. Pinaiyak kayo ng todo. Okay? So, anyway, yung kanyang karma, actually, yun nga, madramang kanyang buhay habang ikaw naman ay i-balance yung buhay mo. At isa rin sa kanyang karma, hindi siya makamove on about you kasi lagi kanyang maaalala. Ikaw naman nakamove on, meron ka ng tao. Okay, naka-move on ka. At saka yung karma niya, iiwanan siya ng kanyang tao kung magkakaroon siya ng relasyon at gagamitin lang siya para sa pera or para sa, I'm sorry, para sa passion. Pero mag-ending yung relasyon as you can see here. I feel na yung naiiyak-iyak siya tapos ko naka-move on na mawala yung pain na nararamdaman mo na pinadama niya sa'yo. So, kung may hinihintay man siya, guys, hindi darating yun. Siguro ko hinihintay niya, pero hindi ka darating kasi maybe masaya ka na kung nasan ka man. Tapos, yun nga, broke na yung connection nyo. Hindi na yung masusuli. Okay, memory na lang yun. Yun nga, talagang masasaktan siya kasi ayaw mo na sa kanya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.